What's up mga ka-hoops? Regarding ito sa video natin kanina na nag-dirty finger si Terrence Romeo, pag-uusapan natin ngayon yan kung ano ang naging aksyon dito ng PBA. Pero bago yan ay huwag niyong kalimutang mag-like, comment at subscribe dito sa ating channel. So napatawan nga si former Gilas player Terrence Romeo regarding ito sa kanyang pag-dirty finger sa bench ng Northport sa twice to beat game ng PBA playoffs laban nila kontra Northport Batampierre. Wala man tayong video o may pakitang video sa eksaktong pag-dirty finger ni Romeo pero hindi naman ito nakatakas sa lente ng kamera. Naginit nga si Terrence dahil sa sobrang dikit na pagbantay sa kanya ng kanyang dating teammate sa Northport na si Nico Elorde, na naging dahilan ng pag-commit ni Terrence ng offensive foul. Sa tapatang ito mga ka-hoops, sa tingin ko ay panalo si Elorde kasi I'm sure yun ang plano niya eh. Ang asarin si Romeo, inisin hanggang napikon nito at yun nga ang nangyari kay Romeo. Pinatawan nga ni PBA Commissioner Willie Marcial ng 2,000 pesos fine pero under review pa rin si Terrence Romeo sa mga previous niya na paglabag. At pag may nasilip pa dito ay posibleng lumaki pa ang fine nito. Sa ngayon ay nire-review na ito ni Technical Committee Chief Eric Castro. Kung ako kay Terrence Romeo o sa mga ibang PBA players natin mga ka-hoops ay ingat muna sila sa mga ganyang klaseng insidente. Kasi maigpit na ngayon ang PBA sa mga ganyang klaseng pangyayari o masasabi nating attitude. Napapansin ko yun mga ka-hoops eh, diba? Example na nga lang dyan ay yung kay Calvin Abueva na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabalik sa PBA. Init ng ulo, emosyon, yes mga ka-hoops, parte ito ng laro. Pero kapag may nangyari, rules is rules pa rin ang susundan ng PBA. So ingat na lang mga idol. So ito ang ating PBA update mga ka-hoops. Kung may mga opinion kayo, just comment down below. Thank you for watching at God bless sa inyong lahat.